What's up mga kabadang, for today gagawa po tayo ng ham and cheese kareman. Tara magluto! Ito po yung mga kailangan natin ingredients, breadcrumbs, yan ham. Ni-slice ko na po siya sa apat, pinag-apat ko po siya. And then cheese, tapos dalawang itlog, tapos mayonnaise po. And syempre huwag kakalimutan ng ating tinapay, tasty bread po. At tara po, simulan na natin ang paggawa ng ating ham and cheese kariman. Una, pahiram po natin ang ating tinapay ng ating mayonnaise po. Pag napahiram na po natin ang mayonnaise, lagyan natin ng ham. And then cheese sa gitna. Tapos ham ulit natin, lalagyan ulit natin siya ng isa pang ham sa gitna. Tapos lagay natin sa ibabaw yung konting mayonnaise ulit, tapos lagyan po natin ang tasty bread. Yan. And then press lang po natin yung mga gilid para pagka inulma po natin siya ay hindi siya mag-alsahan yung mga palaman. Yan. Tapos kung wala na tayo ng tasa, i-form lang po natin siya ng bilog. Yan. Push lang natin siya ng push hanggang sa makuha natin yung style po ng ating tinapay po. Tapos press ulit po natin yung pinakagilid niya para hindi mag-alsahan yung palaman niya. Ito na po ang resulta niya. At ayan na nga po, batiin natin yung itlog natin para masawsawan po natin ng ating ginawang tinapay. Yan, tapos isawsaw na po natin yung tinapay natin na mayroong yung nahulma na po natin siya. Tapos sawsaw sa breadcrumbs. Yan, i-roll lang po natin sa breadcrumbs. Pag na-roll na po natin siya sa breadcrumbs ulit, pwede natin po ulit siyang sawsaw ulit pa sa itlog para maganda yung pagkahulma ng kuha natin, ng kariman natin. Pinapress-press ko po yung mga gilid para hindi lumabas yung palaman pag niluto po natin siya. Yan. Pwede natin double coat yan. Isawsaw ulit po natin siya sa itlog. Pag naisawsaw ulit na po natin, pwede ulit natin ilagay ulit sa ating breadcrumbs para ma-double coat po siya. Para medyo makapal po yung kariman natin. Sobrang nakakabusog po siya kasi medyo makapal po yung pagkakagawa natin ng kariman natin. At ayan na nga po, gawin natin lahat yan sa mga ginawa natin, inulma natin kanina po na kariman. Yan na po, ito na po ang ating nagawa. Ilang piraso lang po ang ating nagawang kariman. And then sa susunod po natin, pakulo tayo ng mantika po. Pag nakumulo na po yung mantika, pwede na natin ilagay ang ating kariman. Ayan po. Medyo mabilis siya maluto kasi medyo malakas yung apoy ko. Dapat nasa medium fire lang po siya para hindi masyado masunog agad ang ating kariman po. Mabilis kasi siya mag-golden brown pag medyo malakas po yung apoy. Ayan. Tapos baliktarin lang po natin siya pag medyo nagbabrown-brown na po yung mga gilid. Medyo baliktarin na po natin siya para hindi masunog ang ating kariman. Para deep fry po yung ginagawa ko para mas lutong-luto po yung loob ng ating kariman. Medyo makapal kasi yung bread din, kaya kailangan naka-deep fried po siya. Isa lang na po natin lahat ng mga nagawa nating kariman kanina. Lutuin na po natin siya ng sabay-sabay po. Ayan po, medyo tostado po ang ating kariman kasi mas gusto ko po yung medyo tostado yung pagkakaluto niya. Eto na po siya. And then yan, hatiin lang natin siya para makita natin yung loob ng kariman natin kung maganda yung pagkakaluto. At eto na nga po, voila! Ayan na mga kabatang, sobrang sarap po niya. Lutong-luto na po yung loob. Tara, kain na po tayo. Yan, lapang lang ng lapang mga kabatang. Sa isang kariman po, umaabot po siya ng kwan po. Sobrang bigat po niya kagad sa tiyan eh, kaya nakakabusog po talaga siya. Yan, pang merienda po ng ating mga kasamahan sa bahay.
kain lang po ng kain tayo. Sige mga kabataan. Na nga po mga kabataan, sobrang nakakabusog po. Isang kariman lang po umaabot siya. Malaki po kasi yung pagkakagawa ko at medyo makapal. So sa isang kariman talaga nakakabusog na po talaga kagad siya. Ayan, ginawa po si Karima kasi medyo paborito ko po siyang kainin sa mini stop po. Kasabay ng chills yung coffee nila. Sobrang sarap ng dalawang yun. Meri pang merienda po. Na medyo nakakamiss lang kaya gumawa na lang po ako ng sarili kong kariman. Medyo mabigat, sobrang mabigat po saya sa chat. Kaya ayan, simpleng kwan lang po, simpleng recipe pero nakakabusog po talaga siya ka mga kabataan. So mga kabataan, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and hit the bell button to updated kayo sa mga susunod nating video dito sa What's Up mga kabataan.